lapit. Hi! Wala stick! Na-miss ko tuloy yung jacket ko. Mabuti naman. Siyempre, dapat amazing tayo parate. Kumusta ka na, Meg? Mabuting-mabuti. Ikaw? Ay, mabuting-mabuti. Grabe, yung nag-cover tayo ng press conference kayo niya sa Solaire. Dalawang press conferences yung napuntahan natin. About sports, siyempre. Mamaya, kikwento namin yan. Okay, so ready ka na, Meg? Always ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Webes, ika-26 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po ang inyong kaibigan sa sports, Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At katulad ninyo, ito ang aming paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire, desididong mapalaban para sa world title ngayong taon. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donny Ahas Nietes, handang-handa na para sa title defense kontra Mexican challenger Gilberto Parra. Rain or shine, Elasco Painters head coach Yang Diao, aminadong peligrosong kalaban ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel. Meralco Bulls power forward Cliff Hodge, magbabalik aksyon sa quarterfinal match kontra NLEX Road Warriors bukas. Mga top sports leaders ng bansa, optimistiko sa tsansa ng Team Philippines na mahigitan ang 6th place finish sa Singapore Southeast Asian Games. Eastern Conference leader Atlanta Hawks, tinuldukan na ang kanilang 3-game losing skid sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Argentine star striker Lionel Messi, muling nanguna sa listahan ng mga richest players ng France Football Magazine. At French rider Pierre Roland, bagong overall leader sa 2015 Tour of Catalonia sa Spain. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagumusok na sports balita narito na sa boxing. Desidido si Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. na muling mapalaban para sa world title ngayong taon. At ang gagamitin niyang tuntungan patungo sa kanyang inaasam na title challenge ay ang ring return kontra Brazilian opponent William Prado sa Sabado. May report si Ms. Golda Tabid Gorospe. Dalawang araw bago ang comeback fight kontra Brazilian rival William Prado, inamin ni Nonito Donaire Jr. na gusto niyang mapalabang muli para sa world title ngayong taon. Ayon sa tinaguriang The Filipino Flash, tiniyak sa kanya ng World Boxing Council o WBC na bibigyan siya ng panibagong title challenge kapag napasakamay umano niya ang bakanting North American Boxing Federation Super Bantamweight Belt na nakataya sa 12-round encounter nila ni Prado. He's your number one priority right now. It's not so much my number one priority. I mean, he'll be the next guy in line if I'm mandatory. You know, if I was fighting for the WBO and I was mandatory, then we'll go for Grigunda. But I'm mandated. If I get mandatory for the WBC, that'll be great. You know, and I'll be good with Santa Cruz. Ipinagmalaki rin ni Donaire na naging maayos at produktibo ang kanyang halos isang buwang training camp sa Ala Boxing Gym sa Cebu. It's been good. The training's been really well. You know, we prepared really well. We had great sparring. You know, we got Pagara, we got Akaho, and we have Gaska. So those guys have been really well working with me and stuff like that. So it's been a good camp. Ang title clash ni Donaire at Prado ay magsisilbing co-main event ng Pinoy Pride 30 fight card sa Moa Arena sa Pasay City sa Sabado. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, handang-handa na si Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donny Ahas Nietes para sa title defense kontra Mexican challenger Gilberto Parra sa Sabado. Hawak ang record bilang longest training Filipino world champion. Tiniyak ni Nietes na hindi pa rin mawawala sa kanya ang kagustuhang manalo sa bawat laban. Nagbabalik si Ms. Golda Tabid Grospe.
Walang problema kay reigning WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes kung masapawan man siya ni Nonito Donaire Jr. sa kanilang pagbibitang boxing event. Magsisilbing main attraction ng Pinoy Pride 35 card sa Sabado, inihayag ni Nietes na nakafocus lamang siya sa pagdidepensa ng titulo kontra Mexican challenger Gilberto Parra at hindi niya pinapansin kung mas pinag-uusapan man ng mga fight fans ang match-up ni Donaire at William Prado ng Brazil. Sa akin, ginagawa ko naman yung kung anong makakaya ko. Hindi naman ako nangarap na magiging kilala or top. Sa akin lang, lahat ng laban, lahat ng competition ko, paghahandaan ko talaga. Piniyak rin ni Nietes na hindi mawawala sa kanya ang determinasyong manalo kahit pa nalampasan na niya ang record ni legendary Gabriel Flash Elorde para sa longest reigning Filipino world champion. Siyempre, gusto ko rin ng medyo matagal-dagal din na pagiging world champion at gusto ko din yung nangarap din ako na madagdagan yung division ko kaya lalo ko pang pagbigyan ganado yung pag-insayo ko, lahat ng laban ko dapat magpanalo. Sakaling malampasan ang hamong isasalubong ni Parra, plano naman ni Nietes na umakyat na sa flyweight division. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Crosspe, Television ng Bayan. Lipat naman tayo sa basketball. Naikasan ang Alaska Aces ang Best of 3 Series contra defending champion Purefood Star Hot Shots sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos ang pantapayin nila ang Barangay Ginebra San Miguel 104-98 kagabi. Binangunahan ni import Damian James ang opensa ng Alaska sa kanyang naitalang 29 points. At sa pamamagitan ng quotient system, umakyat sa 6th place ang Alaska habang nasadlak naman sa twice to win disadvantage ang Ginebra sa quarterfinal match kontra top seed Rain or Shine Elazo Painters. Sa manayo ng PTV Sports, inamin ni Purefood Assistant Coach Johnny Abarrientos na hindi nila tinuturing na underdog ang Alaska. Ito'y dahil bitbit muna ng kalaban ang mga energy type of players na magaling sa hustle plays. Magaganap Pambanga ng Purefood sa Talasco San Ate Coliseum bukas. Natatakutan ang bawat team Alaska yun sa ngayon, no? Since nung hinawakan kasi ito ni Coach Alex Compton, parang nagkita yung level ng intensity nila. Starting yung depensa nila, nagbago talaga. So parang yung standard ng depensa nila, pag sila makakalaban mo, hindi ka pwedeng every position dapat yung awareness mo tsaka yung aggressiveness mo nito doon. Kasi ni Scalzi, that feels yung style ng game niya, ganun talaga Hindi ka pwedeng mapikot or get irritated and get back at him. Diba? Sa hindi magagandang sitwasyon. So, siguro, just play through it. Samantala, aminado naman si Rain or Shine Elasto Painters Head Coach Yen Giao na peligrosong kalaban ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel. Ito ay kahit pa tinalo nila ang Ginebra sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi minamaliit ng Rain or Shine Elasto Painters coaching staff ang kakayahan ng susunod na kalaban na Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y kahit pa hawak nila ang twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, batid ni Head Coach Yen Giao na sa mga do-or-die games, tunay na lumalabas ang angking galing ng Gene Kings. Once you lose that twice-to-beat advantage, the next game you are already in a disadvantaged position, no? So that's the kind of danger you face with Ginebra. Especially, they played that really well, no? Maganda inilaro nila sa amin, medyo nag-collapse lang nung bandang huli. So if they can repeat that and hold their own, ay delikado talaga. Kaya sa umpisa pa lang, kailangan hindi kami magpapabaya, no, against them, no? Tumapos na top seed ang Rain or Shine sa eliminations habang pumangwalo naman ang Ginebra matapos na yumukod sila sa Alaska Aces kagabi. So we anticipate the same emotions, the same intensity, the same ruggedness, no, of that game dahil pareho
parehong importante sa amin yung laro na yan. Ano? Kaya practice mamaya, paghahandaan na namin. Alam na namin Ginebra, so now we have to prepare specifically for the Ginebra game sa dapat. Ang quarterfinal showdown ng Rain or Shine at Ginebra ay idaraos sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa Sabado. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, muli makikita ng aksyon sa PBA Hard Court si Meralco Bones Hard Banging Forward Cliff Hodge. Ito'y matapos na lumiban siya ng dalawang laro dahil sa severe sprained ankle. May report si Haji Caaminho. Magbabalik aksyon na si Meralco Bolts power forward Cliff Hodge sa quarterfinal match kontra NLEX Road Warriors bukas. Galing sa ankle injury, inamin ni Hodge na wala pa siya sa hustong kondisyon pero nangako siya na gagawin ang lahat para makatulong sa kampanya ng Meralco sa playoffs. Yeah, I'll be back. I'm not 100% but I'll for sure give 100% on the court. It's mind over matter right now, so I'll be back. I'm ready to play. Let's go. They're a great team. They've been on a roll right now, but I think they're a good matchup for us. I mean, it's not one of the powerhouse teams, so I think we're happy with where we ended up. At bagamat dumanas ng 3-game losing skid ang Meralco sa katatapos na eliminations, naniniwala si Hodge na malaki pa rin ang kanilang tsansa na magkampiyon sa PBA Commissioner's Cup. Yeah, that's fine. I mean, our goal from the jump was just to try and get the twice to beat, but make sure we make the playoffs. And that's the three is where we're at, and we're happy that we're in. So right now, we just got to take care of business. I think we have a good chance of getting to the finals, and from there, we just go one game at a time. Hindi rin itinanggi ni Hodge na isa sa mga misyon nila sa Best of 3 quarterfinal series ay ang mapigilan ang atake ni NLEX import Al Thornton. Para sa PTV Sports, Haji Caaminho, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, optimistiko ang mga top sports leaders ng bansa sa tsansa ng Team Philippines na mahigitan ang 6th place finish sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ito ay dahil na rin sa maayos na training program na kanilang inilatag para sa mga national athletes. Ang kabuang detalye ay ihahatid ni Ms. Arian Malyari. Masaya at kontento ang mga top sports leaders ng bansa sa itinatakbo ng preparasyon ng Southeast Asian Games Bound Team Philippines. Ayon kina POC President Jose Cuanco Jr. at PSC Chairman Richie Garcia, positibo ang report na natatanggap nila mula sa mga NSA leaders, kaya't optimistiko sila sa medal chances ng mga national athletes sa Singapore Showpiece. Sa nakakausap ko ngayon ng mga heads ng mga NSAs, mukhang very confident sila that they will do well. I don't know if they're just talking like this para maaprubahan natin yung mga atleta nila pumunta sa Southeast Asian Games, pero mukha naman talagang may sinasabi dahil parang ang mga NSAs ngayon, they're really on top of the condition of the athletes. Yung sa event ninyo na binigyan kayo ng pagkataon to compete, no? Buhos yung lahat, no? Mag-insayo na kayo, magkondisyon ng gusto. Kahit hindi tayo manalo ng number one, sabi ko, kahit mag-number six pa rin tayo, pero at least makita natin na lahat na pupunta sa Southeast Asian Games ay lumaban, no? Lumaban. At saka, with that alone, kami sa komisyon, we will be happy. Sa panig naman ni Philippine Delegation SEA Games Chef de Mission Julian Camacho, pinayuhan niya ang mga NSA officials sa pag-aralang mabuti ang credentials sa mga Southeast Asian rivals para matiyak na hindi sila masosorpresa sa araw ng laban. We ask our bawat NSA, yung mga kalaban nyo, kailangan alam nyo kung sino mga kalaban nyo para you can prepare. Parang sundalo, when you are going to war, you have to know your enemy. Di ba? Hindi yung susugot-sugot ka ng sugot and then hindi mo alam kung sinong kalaban mo. Di ba? Mahigitan ng 6th place finish ang pangunahing misyon ng mga national athletes sa kanilang pagsabak sa Singapore SEA Games sa Hunyo. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan.
Samantala, binatikos naman nilarong volleyball sa Pilipinas Incorporated President Joey Robasanta ang mga dating opisyales ng binawag ng Philippine Volleyball Federation o PVF. Ito'y dahil sa pag-uumlit yung muna nila pa rin ang kilalanin bilang legitimate volleyball NSA ng bansa. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Ikinalungkot ng pamunuan ng bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Ang tangkang pag-gate crash ng ilang opisyales ng dating volleyball NSA sa POC General Assembly sa Mandaluyong City kahapon. Bit-bit ang ilang national team members. Pinilit na disgruntled PVF officials Edgardo Cantada at Oti Camangyan na humingi ng pagkilala sa Philippine Olympic Committee o POC. Pero sila ay pinagbawalang pumasok sa pulong ng mga NSA leaders. Sa panayam ng PTV Sports, umapela si LVPI President Joey Romasanta sa mga dating volleyball leaders na huwag nang idamay ang mga atleta sa gusot sa asosasyon. Paulit-ulit na lang po ito at medyo nakaka-dismaya na nga rin at nabanggit ko nga po sa talumpati ko rin sa opening ko ng PSL. Magsama-sama na po sana tayo at isa nga eh tungo sa isang lambda sa mga atin na akin. Ito naman eh isa nga ang mga organisasyon at mga opisyal eh paraan lang naman niya para magkaroon ng organisasyon. Ang importante po ay yung sport sa kayo atleta. So hindi yung material kung sino presidente niya. Kasunod nito, humiling si Romasanta ng suporta mula sa mga valuable stakeholders sa bansa. Lalo pa't kinilala na umano siya ng International Federation bilang legitimate head ng LVPI. Nakakalungkot niya at ako'y binabati ko sila. Tatlong days sila in-offer sa akin maging pangulo ng PVF. Pagkatapos na hindi ko naman tinanggap, sapagkat ako may problema nga at hindi maliwanag. Pangalawa, yan po ay ayon sa pakiusap mismo ng International Federation. At hindi naman po mangyayari na i-recognize ako ng International Federation kung wala naman po sila ika nga tingin pagkukulang yung dating association. Sa ngayon ay abala ang grupo ni Romasanta sa paghahanda para sa hosting ng Asian Women's Under 23 Volleyball Championships sa Mayo. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa billiards, magahalong tuwa at kaba ang nadarama ni former Women's World 10 Ball Champion Rubilin Amit sa kanyang nalalapit na pagtayo bilang captain ng Team Asia sa prestigyosong Queen's Cup. Kasama mga fellow world champions ng ating kontinente. Makikipagsago pa si Amit sa mga counterparts mula sa western side sa three-day event. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Mal. Tila nakakaramdam ng pressure si Pinay pool darling Rubilin Amit sa pagkakapili sa kanya bilang skipper ng Team Asia sa Billiards Queen's Cup sa susunod na buwan. Ayon kay Amit, isang malaking karangalan para sa kanya ang pamunuan ng Team Asia. Pero hindi umano biro ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat sa gagawing pagsabak sa three-day event. I feel a bit pressured na might be able to tamaan ko yung teamwork ng grupo namin. Kasi from last year kasi kailangan talaga ng teamwork for team to win. Yun ang medyo challenge ko lang kasi I don't speak kasi training kasi isa per year. So yun yung medyo yung challenge na that I'd be able to communicate with them na kumbaga magkakaintindihan kami kahit na we don't speak the same language. Gayunpaman, nangako si Amit na gagawin ang lahat para muling maihatid sa kampyonato ng Queen's Cup ang Team Asia na noong isang taon ay pinamunuan ni South Korean star Ga Young Kim. I will give my best kasi I will be representing Asia. We are hoping for the same result. Kumbaga, the responsibility of the team captain is to submit yung lineup for that day and everything. I want it to be a team decision and Makakatapat ng Team Asia ang Western counterpart sa Queen's Cup na idarao simula 16 hanggang 18 ng Abril sa Resorts World Hotel and Casino sa Maynila. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan.
Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, tinultukan na ng Atlanta Hawks ang kanilang 3-game losing skid sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na dominahin nila ang host Orlando Magic 95-83 kanina. Si power forward Paul Millsap ang namuno sa atake ng Hawks sa kanyang double-double performance na 25 points at 11 rebounds, habang 16 markers at 9 assists naman ang naiambag para sa team ni point guard Jeff Teague na nagtamo pa ng mild sprained left ankle sa opening quarter ng laro. Napag-iwanan ng hanggang 13 punto sa first half, unti-unting nag-rally ang Hawks hanggang sa ma-outscore nila ang Magic sa fourth and final period 27-12. Dahil sa panalo, lalong wigpit ang kapit ng Atlanta sa ibabaw ng Eastern Conference standings sa kanilang record na 54 victories against 17 defeats. Samantala, tunghaya naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa Deport, ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Masa sideline indefinitely si Houston Rockets starting point guard Patrick Beverly. Ito'y matapos na magtamo siya ng torn ligament sa kaliwang braso sa matchup kontra Indiana Pacers noong isang araw. Base sa ulat, sasalang pa sa karagdagang medical test ang 6'1 dribbler sa susunod na 10 araw para malaman kung kinakailangan niyang sumailalim sa surgery. Kasalukuyan nag-a-average si Beverly ng 10.1 points, 4.2 rebounds at 3.4 assists per game ngayong season. Sa basketball pa rin, pumirma ng kontrata sa Italian team na Pallacanestro Cantu si former NBA All-Star forward Meta World Peace. Ito'y matapos na maglaro siya para sa Sichuan Blue Whale sa nakalipas na season ng Chinese Basketball Association o CBA, kung saan nag-average siya ng 19 points at 6 rebounds per game. Sa ngayon ay nasa pang-10 pwesto ang Cantu sa Italian League A, 17 laro ang nalalabi sa kanila ngayong season. Sa tennis, nagpamalas ng bangis sa pagsimula ng kanyang kampanya sa Miami Open si former world number 1 Victoria Azarenka. Kanina ay walang awang pinatalsik ng 26-year-old Belarusian star ang nakaduelong si unseeded Silvia Soler Espinosa ng Spain 6-1 at 6-3 tungo sa pag-abante sa second round. Napag-iwanan sa score na 1-2-3 sa second set, rumatsada si Azarenka ng 5 magkasunod na games upang tuluyang iselyo ang panalo. Target ni Azarenka na makasungkit ng 3rd titulo sa Miami event. Sa football, sa 5th pagkakataon sa nakalipas na 6 na taon, muling nanguna sa listahan ng richest players ng France Football Magazine si Barcelona star striker Lionel Messi. Base sa ulat, umabot sa $71.3 million ang earnings ng 27-year-old Argentine booter noong isang taon, habang ang pumapangalawang si Real Madrid star forward Cristiano Ronaldo ay kumita naman ng $59.2 million. Nasa 3rd pwesto si Barcelona striker Neymar, kasunod sina Paris Saint-Germain defender Thiago Silva at Manchester United forward Robin van Persie. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang 2015 Tour of Catalonia sa Spain. Siya si Frenchman Pierre Roland na tumapos na kabilang sa main pack sa third stage kagabi. Ang top honors ng 156-kilometer race ay inangkin naman ni Italian rider Domenico Posevivo sa clocking na 3 hours 52 minutes at 37 seconds. Sa ngayon ay hawak ni Roland ang 1 minute and 8 seconds na bentahe overall laban kay overnight leader Maciej Paterski ng Poland. Papasok sa huling 4 na stages ng week-long bikeathon. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Telebisyon ng Bayan. Puno tayo ulit as usual. Oo, at saka ang paborito ng lahat na report siguro ang muling paghaharap ng Barangay Ginebra San Miguel. Oo, sigurado. Nasa isipan na naman ni Bo Belga, yung crowd, kakampi niya lahat. Sila at sisigaw, Bo! Pero di ba sabi mo nga, mas na ano sa doon, na i-encourage na lalong pagbutihin. Actually, yung sinabi po sa akin ni Coach Yenggao, yung whatever ginagawa ng mga players niya, if ito yung makakatulong para ganahan sila, okay lang yun, basta huwag mawala yung focus nila sa laro. At yung lahat ng ginagawa nila, dapat naaayon sa batas. Batas.
Ikaw ang batas. Yeah. Oh, dahil sabi naman niya, yung mga referees naman daw pag kami ginagawa yung mga players na medyo hindi tama. Winawarning naman daw sila. Sinasabihan. Tama so, naman. Back home. Sigurado. Sabado. Sigurado. Sabado. Suntukan. Sigurado. They say Donaire. Donaire at saka si Donnie Nietes. Eh, kasabay eh. Oh. Doon sa Moa Arena. Pinoy Pride 30. Hati. Suntukan yun. Diba? Boxing eh. Okay. Oh. Wala ka. Akala ko, suntukan talaga. Oo nga. Akala ko, yun nga yung ibig. Okay. So, mga fans ni Haji Camino. Malapit na. Yeah. Good luck sa inyo. Okay. Yan at maraming pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV. Ay! Question of the day pala. Teka muna. Sorry. Excited ako eh. Question of the day natin. Ito, maganda to. Sige. And the question of the day is, matapos na mapatawa ng multa, magiging maangas pa kaya si Rain or Shine enforcer Boom Belga sa quarterfinal match contra Barangay Ginebra? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_Sports. Yan. A player who is misunderstood. Si Bo Bella. Bait yan. Sobrang bait. Lalo na pag ini-interview. Very approachable. Kung papaano siya pumorma, mga kaibigan, sa labas ng court, ganun ang forma ni Haji Camino, kaya abangan ninyo. Okay, so yan at maraming pag-iba at ito totoo na. So magbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At magbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Hello, Haji. A.K.A. Bo Belga daw. Bo Belga form. Baka, teka lang ha. Hey, mga ganyang kulay gusto ni Bo Belga pag nakikita. Di ba yung mga nakakita kay Bo Belga pag... Kakapain ko lang ha. Teka. Pero mahilig ka sa rice, di ba? Oo, kahit sa gabi. Extra rice din. Extra rice ako eh. Sige. Sa kumain eh. Siyempre, lalo yung mga sinangag, ano? Ay, oo. The best yan. Sa morning. Actually, hindi ko nga na pang umaga yung sinangag. Mga gabi. Kahit natangali. Lunchtime. Arroz, ano? Arroz kato. Oo, di ba? Yung mga gano'n. Halugaw. Oh. Okay, so ano gagawin natin? Basahin na natin ang Facebook comments ng ating mga viewers. Oh, sige, basahin mo ulit yung question. Ano yung question natin na Meg? Ang question natin is, matapos na mapatawa ng multa, magiging maangas pa kaya si Rain or Shine enforcer Bo Belga sa quarterfinal match contra Barangay Ginebra? Okay. Ano may, I think yung naging nadali si... Bo Belga, hindi yung pagiging maangas niya. Yung mga ganun-ganun niya, yung mga ganun-ganun. Yung talaga, ano, yung 70, yung dahilan ng 70,000 fine niya noon, yung dirty finger. Isa yun. Oo, isa yun. Yung dirty finger gesture niya. Oh. Yung mga, ano, yung mga signs, yung mga iba niya ata, yung siko niya kay Kagiwa, yung pagbagsak, at saka yung pagtuhod niya kay Monfort. Buti sino na lang 5'6 si Monfort kasi kung naging 6'2 yun, malamang inaabot. Pero sa tingin niya, sinadya na ituhudin, sikuhin? Hirap ang tanong. Oh, pero hindi, kung si Bo na lang yung tatanungin sa side niya, hindi niya sinasadya. Siguro mga pada, please. Mga ganon. Tumama ba yung kay Monfort? Hindi naman nata, eh, no? Parang hindi tinamaan ba? Kasamang... Yung kay Kagiwa, tinamaan. Kasamang push. Mm. Oh, sige, tignan natin. Baka sa Rain or Shine bukas, ha? Interview mo si Bo. Friends naman sila. Bait yan, bait yan. Seryoso mo, bait yan si Bo. Oo, naman. Kung meron isang player na madaling ma-interview, kasi ako yung basehan ko nung okay kasama eh, yung pag tinawagan mo, kausapin mo. Sa bagot, pag pinuntaan mo sa practice, kasi nag-effort ka na nga eh, punta ka sa practice, tapos pag-interview mo, huwag muna, ayoko. May mga ganun ba? Di ba? May mga ganun. May ganun. Oo. Nakaka-relate ka? May ganun. Relate na relate eh. O sige, basa. From Yarles Lera, sabi niya, gandang gabi mga idol. Malabong baguhin niya ang laro kasi Ginebra ata kalaban nila. Siguradong pisikal ang laro niyan, lalo na takot sila matalo na naman ulit. Kagaya dati na pinatumba sila ni V-Mac. Pero BGS naman ko dyan, go Ginebra. Excuse me po. Vernon Macklin. 13, Commissioner's Cup din yun.
Alam mo, di ba, may mga nagtataka bakit si Denzel Bowles. Ito ano lang to, trivia lang about kay Vernon McLean. Na, di ba, import siya dati sa 6'11". Yes. Pumasok ngayon 6'9". Yung pala, ano siya, 6'8 something. Mm-hmm. May nakapagsabi sa akin, si McLean daw pala, below 6'9 din. Mm-hmm. Oo, oo, kaya lang hindi siya pwede, ang availability pa niya is May. Mm-hmm. Oo, hindi pa siya pwede kasi may ano siya. Oo, ayun. Wala, hindi. Diba? Kaya, baka hanggang Sabado na lang or baka Martes. So, kung naabot ng playoffs, April, wala na tayo ng May, ang alam ko. Oo, tsaka wala nang balak magpalit ng ano, ng import. Oo, pero pwede mo magpalit hanggat may tournament. Ibig sabihin, yes. Kahit na game 7 yan, pwede ka magpalit ng info. Pero I don't think that's the availability lang talaga. Oh, ni Vernon Mack, ni V-Mack. V-Mack, yes. Oh. I read from Roderick Velosanto, sabi niya, kaya mas delikado ang Hinebra. Bakit? Yun lang sabi niya. Ano? Kaya mas delikado... Ah, okay. Asan yun? Sabi ni Roderick De Los Santos. Yes. From Arnold Regilio, sabi niya, di na yan. Siguro, pag nag-angas pa yan, dapat di na muna siya paglaruin ngayong conference. Pabati Regilio family, pagsanhan Laguna, saka kay Mark at Arar Pogi. Well, siguro kung maulit pa yung whatever inimulta sa kanya, delikado siguro. Pero yun nga, yung mga medyo bati-bati sa mga fans, ewan natin kung... Kasi so far kay coaching, parang okay naman kung basta focus ka lang sa laro. Correct. Sabi nga ni coaching, di ba yung ruggedness ay susustain nila. Okay. Now, yung ating pong, kung gusto po ninyo marinig, yung mga magagandang boses, ang ating pong cellphone number, pwede po kayong tumawag, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Basa muna tayo, isa pa, Meg. Bago tayo basa muna, basa muna tayo. From Christopher Lozano. Ay, hindi na siguro magbabago laro ni Belga. Marumi talaga siya maglaro at naturuan pa. Okay, wag na yan. Medyo harsh siya. Isa rin yan, si coaching na misunderstood din. Pero sobrang bait din ni coaching. Yaw. At saka masasabing isa sa mga magagaling na coach. At saka yung remember, isa sila sa top 3. The most popular teams ano in the PBA. Third sila, third. Third, yes. Diba? Yeah. Pero yung venue nila, pag-practice, open. Open ako kahit yung sino. Nega gym. Dyan sa San Juan. Positive sila ron. Correct. Hindi katulad ng ibang mga teams, no? Hindi pwedeng manood. Basta-basta. Kumbaga, kailangan mo pa ng... Which is okay lang, iba kasi parang to be sure, to be safe, diba? May ibang teams na nagko-close door, ano eh. Oh, nagko-saming teams. Oh. Alaska. Pero gusto show na magaling talaga sila na kahit na open sa lahat ng tao. Oo, oh, yan. Oo, oh, nalalo pa. Kung paano sila magpapasok ng mga fans. Alright. Punta naman tayo sa ating calls. Kaya sandali. Naghang ata. Ito muna. Sabi muna ni Maki Villena na dito sa Twitter, Idol Dennis, ask ko lang kung may Asian import na ba yung mga teams, especially sa Hinebra daw. Wala pa ako naririnig na Asian import. May mga naghahanap. Pero tingin ko dapat magpursige yan yung mga nasa baba, like yung Blackwater. Oo, yung mga bottom four. Unlimited. Yung sino pa ba? Yung Kia. No, kasi kailangan nila ng ano eh ng tulong. Mm-hmm. Oh, ng quality players. Basa muna tayo sandali, naghahang yun. Oh, yung San Miguel mag-aano na sila kay AZ Reed eh. Arizona. Si Arizona Reed na talaga gagamitin nila sa Governor's Cup. Alright. Alright, from Mark Viray, sabi niya Alaska yan, mas malakas sila pag na... Ah, wait lang. Sige, Meg, kaya mo. From Kahilo M, sabi niya, oo naman, ang Hinebra maangas at pang-international noon. Panahon pa ni Jawo. Ngayon pa lang, ligang pang-barangay. Panligang pang-barangay na lang sila. Sabi ni Marvin Kahilo. Teka, ba't parang layo ata?
Para mga sinasabi ni Marvin, inter-barangay. Mm. Pag inter-barangay competitions daw yung... Pero hindi niya na anong ating question of the day. From Erica Lopez, sabi niya, oo, kasi ugali na yon, subukan niya ulit gawin yan. At hindi siya makapag... Pigil, yari siya sa Ginebra fans. Kung so, Ginebra matalo-manalo, mahal ko. Parang namang nananakot na subukan niya nang ulitin. Yari siya. Mabenta kaya mineral water sa, ano, sa Sabado. Ayo, kasi syempre mainit. Ay, pero lagot kayo kay Com. Mainit yung laban. Huwag kayong loloko-loko kay Com. Kaya sandali ha, buksan natin ulit. Oh, pero in the meantime, basa muna, Meg. Sabi ni, syempre, natabunan siya. From Ina Bettina Gabay, no? Ay! Gabay, ikaw na. Isa sa pinakamahaba at pinakamasipag na mag-comment sa atin. Isang nobela. Sabi ni Ina, sa palagay ko po, hindi po mababago yon. Siguro po mababawasan lang ng konti. Ganyan po talaga maglaro si Kuya Bo. Simula pa po nung una, sana po matutong rumespeto yung mga Ginebra fans. Hindi naman po siguro magagawa yun ni Kuya Bo. Kung tahimik po silang nanonood at hindi po nila binubuo si Kuya Bo. Paano kaya yun? Sa kada hawak ng bola. Siyempre po, pag inaasar ka, gagawa ka ng paraan para kumante. Wala pong maaasar kung walang mang-aasar. Natural lang sa larong basketball ang pisikalan. Ginagawa na nila kung anong-anong kwento yung tao. Porkat natalo lang yung team nila. Sports lang daw dapat. So, dapat maging sports tayo. Mahirap nga ito manood ng tahimik ka lang. Hindi pong... Parang... Kasi nandiyan yung ano, adrenaline. Dumakdak si Japet. Go. From Francis Joseph, ano, Elias, ano rin siya, pro-Belga, no? Konti lang sana, pero kailangan pa din yung angas. Hindi po naman po yun maiiwasan, pero control lang. Idol big pro-Belga. Ba't talaga namang ikinig ako sa mono? May na, wag na. may pro-Belga. Oh, may pro-Belga. Yeah, yung kanina, binasa ko pro-Belga din. Oh, sige. Tanggap tayo ng, teka ha, sandali. Parang nagahang ata itong ano natin, ha, teka. Sayang naman. Sandali, oh, eh. Anyari. Oh, teka, tinatin. Ayan, napindot na natin. Okay na ba? Ayan na. Ayan, ayun, oh. Check nga natin yan. Teka, sandali, ha. Yan, okay na, sige. Hello po, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Bert Pantig ng Tarlac. Bert Pantig ng Tarlac. Hello, magandang gabi po, Kuya Bert. Yes, Bert. Ang lalim. Magandang gabi po. Kumusta na, Bert? Ano may paglilingkod namin sa'yo, Bert? Tungkol sa laro ni Bobel, ha? Oh, ano po yun? Palagay ko, ano pa rin siya sa ugali niyang ganun, lalo kung ang teknika ng laban. Mm-hmm. Paano pong maano siya? Palagay ko mapipikunti siya, lalo na sa mga past Ginebra. Mm-hmm. Kapag siguro nalamang sila, siguro di pa ulo niya. Ah, pero Ma'am Bert, sabi ni ano, ha, sabi ni Bobel gano'n na yun ang gusto ko, yung lahat na nanonood galit kalaban, sa akin. Oo, kalaban niya. At yung iiyak paglabas ng arena. Dahil pabasa manalo kami, yun ang sinabi ni, ano, ni Bobel. Kahit daw kalaban niya ang buong mundo, ang buong Pilipinas daw. Oo, okay lang sa kanya. Anong tingin mo, Tata Bert? Eh, salita niya lang. Siguro pag sa ano, pag po siya lang yun, siyempre hindi natin maiwasan ang damdamin. Mm. Oh, bugso ng damdamin, sabi nga. Oo, bugso ng damdamin mo. Ayan, okay. Pagano lang po. Oh, Tata Bert, napanood mo ba yung game nung ano nun? Yung Rainer Shine ni Nebra, yung sa Cuneta? Ah, sa TV lang mo. Oo, pero nakita mo yung mga ginawa ni Bobelga? Ay, oo. Oh, lalo na yung pag-tinger niya. Ah, okay. Okay. Ah, may babatingin kayo, Tata Bert? Binabati ko talaga May Kawayan City. May Kawayan City! Ayan. Okay. Thank you lang po. Alright, salamat. Thank you. Tata Bert ng May Kawayan. Taga Bulacan, si Tata Bert. Yes. Oh, sige. Ano, isa okay. Pa? Pero alam mo, para siyang si Calvin Abueva, di ba? Pag mas inaano siya, mas nagiging aggressive siya sa laro niya. Oo. Kumbaga, sisirain niya yung focus, mo. Oo. Kumbaga, para, syempre, para mas gumanda yung laro naman nung sarili mong team. Yes. Okay, okay, sige. Nicole, sa ulit. Sa pang-caller. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening. Good evening. Tata Bert. Ikaw ulit. Akala ka din, si Kuya Bert. Sino po sila?
Andy Batty po, ng Pinoy Rizal. Andy. Boss Andy, pwede bang ano yung sa TV, huwag ka rin makinig, pwede sa telepono kasi nag-ano tayo, may delay. Oo. Okay, Boss Andy. Okay. Ayan. Okay. Mas okay, mas okay. Ano po may paglilingkod, Boss Andy? Okay, with you, sa ating question of the day, character na ni Bob Belga yun eh. Okay. So, hindi na mawawala yun. Okay, okay. So, pero para sa iyo, yung character na yun, mabuti o masama para sa liga at sa team? Andy. Boss Andy? Nagiging maganda dahil nagiging exciting at nandiyan talaga ang physicality ng basketball eh. Pero kaya lang, yung sportsmanship, sana laging kakilbat habang sila'y naglalaro dahil maraming batang nanonood. Ayun. Mapapanood so, nga naman ng mga bata. Anong tingin mo? Merong dapat ipakita na pagiging sport itong si Bob Belga? Sabi nga nyo, mabait siya off the court. Maging si Coach Yang Giao. Pero because of their attitude, parang nawawala ang respeto ng tao sa kanila. Okay. Parang gustong sabihin ni Boss Andy na yung pinapakita nila off the court, sana ay ipakita rin nila sa on court. Okay. Talo sila. Okay. Ayun nga lang. Yung respect sa mga players na sa laban nila. Alright. Mga Andy, matanong ko lang, ano ba team natin? Sa totoo lang, ginebra fans ako, pero basketball referee ako, kaya Ano ang player. Referee, saan pong league yan? Sa Interbarangay? Sa ano po? Saan pong commercial league na ba? Opo, dito po sa amin sa Pinoy, mga Interbarangay league. Kaya naman pala eh. Kaya pala, kalmante si As a referee, alam niya kung ano yung hanggang saan yung limitation. Yes, at saka yung proper behavior. Okay, mga Andy, may tanong pa kayo o babatiin? Wala na po. I just want to greet all my referees here in Pinoy Rizal. Okay, lahat ng referee dyan sa Pililla, Rizal, mabuhay kayo. Okay, Mang Andy, maraming salamat. Thank you very much. Tuloy lang. Yan, si Mang Andy ng Pililla, Rizal. Okay, at mamaya, mabalikan natin yung ating mga nagbe-message sa Facebook na dumadami habang tumatagal dahil mag-break lamang tayo at yun, siguro, marami pang ano. Marami pa. Madami pa talaga. Yan, at marami pang iba sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Alright. Basa tayo, Meg. Yes, from Selena Romano. Sabi niya, siguro hindi na. Swerte pa nga siya dahil multa lang, walang suspension. Inabot niya dahil sa mga ginawa niya sa laro ng Rain or Shine kontra Ginebra. O nga pala, kamusta na po si Jaworski at Loizaga Brothers? Salamat po. Si Chito Loizaga, ang alam ko yung last involvement niya sa sports was being a commissioner ng PSC. Pero nagbitiw siya dahil parang kailangan niya atang alagaan si The Big Difference, Kaloy Loizaga, yung father. Joey Loizaga, parang nasa state, nasa ano ata, Australia or state? Alamin natin, may isang magandang segment yan eh, no? Where are they now? Kumbaga yung mga dating. Yung plano na nga natin yan. Oo nga eh, malaman nga. Kasi ang dami nagtatanong yung mga dating players. So, ngayon. Malaman nga natin. Tapos, kakanta si, si Haji. In fairness, madaming nagre-request dyan na. Single to eh. Basta kapon nga lang eh. Baka lumindol eh, pagka ginawa ko yun eh. From Kumbo, Manapat, sabi niya, oo. Dahil mayabang si Belga laban ng Ginebra. Bumabawi ah, yung mga anti-Belga. Yan na pro-Belga. Kumbaga gumaganon yan. Earth from Jonathan Solo Legaspi. Okay, galing kay Jonathan. For sure yan, maglalilo na siya just because he learned his lesson na po. At saka mabigat din yung 70K. At mas mabigat kalaban ng fans ng barangay. Ginebra, pamati po sa wife ko na nasa Thailand. Si Daisy Jean Legaspi. Thanks, Sir Dennis, Sir Haji, at Ma'am Meg. Good luck and more power. God bless. Hello, Daisy. Mula dyan sa Thailand. Yes. From Hood. Ano lang, ang ikling ng sagot niya, sabi niya, oo. Isang cute na oo. Isang cute na oo. Sabi ni Reggie, DC, DC,
Sabi ni Reggie Ann, mas maganda po kung wag nang maging maanga si Kuya Bo kung ayaw niya pong mabu sa aming mga Gene Kings fans. Dapat po baguhin na niya po attitude niya. Parang masasabi ko pong same sila ni Calvin dahil po parehas po silang mayabang sa court. Am I right po ba? Well, opinion niya. Ano pangalan ni Reggie Ann? Reggie Ann. Nakakatuwa, Kuya ang tawag niya kay Bobel. Oh, si kahit Kuya na po. Kalaban ng team. Oo, kumbaga... Ano pa rin niya? Kanya-kanyang pananaw kasi, no? Mayroong iba nayayabangan kay Calvin na Bueva. Mayroong iba gusto. Mayroong iba okay lang. Si Tab Baldwin, sabi nga niya, yung coach ng Gilas. Yung mga ganong antics, para sa kanya, pwedeng maging maganda yan eh. Kasi, ibig sabihin, may energy. In such a way. Gamitin ang, as yun nga, yung kalaban pwedeng mainis, mawala yung focus. So, nakakatulong sa team na pinaglalaroan nila. Mm-hmm. Pero depende nga lang daw sa... Depende sa paggamit. From Emerson Cajano, sabi niya, fan po ako ng Ginebra. Pero dapat lang na di magbago laro ni Belga. Para sarap pakiramdam pag natalo rin. Pero paano kung nanalo? Para sa kanila. Sige lang, Bo, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Pag kami nanalo. Yari ka. Umaati ka bong meme. Dapat, gusto ko yung attitude. Nababasa ko yung attitude nung huling texter natin na parang sa kanya, talo sila, parang, sige, okay lang, bawi kami. Mm-hmm. Tapos pag nanalo, buti nga. Okay, kumbaga, ano lang eh. Batuhan. Kasi di ba nung meron nagko-comment pa na parang kinakampihan pa yung nang bato na parang sinasabi na, kasi naman. Oo, so parang sinasabing tama lang yung... Which is mali rin naman talaga. Mali yun, mali. Ano lang, asaran, inisan, di ba? From Reggie Trinidad. Yan, siya din yung nabasa ko kanina. Pero anyway, ito si JC Fernandez na lang. It will add spice in the series. Di niya babaguhin yun, trademark na ni Bo yun. And it is also the trademark of the Rain or Shine team, the physical game. Okay. Sige, pero diba dati may nag-comment na kulang naman ang Ginebra sa pagiging physical? Meron. Diba? Sa na naging ano sila. Sabi nga ng isa pang barangay. Maging relax. Aba. Maglaro ka sa barangay, hindi ka pwedeng malambot doon. Well, diba, no? Pupukpo ka doon pag sa barangay talaga. Oh. Pag sa inter-barangay competition. Oh, sige, nasa color tayo. Okay, color muna naman tayo. Tayo. Sa calls. Ayan. Diba, dami din ang tumatawag sa atin. Yan. Sige, okay mo. Okay. Hello! Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Nag-hang na naman. Hello? Yes, yan. Hello? Yan. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Yes. Ano po ba ngalan nila? Freudan ko lang ulang ako si Steve. Freudan. Parang ilan ako si Freudan. Okay, Freud. Close kami. Ako. Musta, Freud? Si Freud. Ako lang po, ako lang. Kasi close kami. Confident na si Kuya Freud. Freud, meron kang ano? Meron kang comment o tanong o babatiin? Ano bang gusto mong mangyari? Yung tungkol kay Bo. Ano yan? Hindi ko mababawasan lang konti. Mababawasan ng konti? Konti. Okay, so... Mawawala lang yung mga, ano niya? Behavior na dalitinger. Yung alin? Yung? Yung dirty finger na ginagawa niya, hindi niya nagagawin yun. Ah, yung pag-dirty finger daw, hindi na nagagawin. Yun lang yung hindi niya gagawin. Okay. Pero Kuya Fry, ano ba? Fan ka ba ni Big Bo? O ano ba yung team na sinusuportahan mo sa PBA? Pure Foods. So more or less, kalaban ano siya? Nila. Alaska. Alaska. Mm. Ang ganda laban. Bukas na. So may balang tayong konti. Ang tingin mo chance ng Pure Foods sa Fry? 50-50 eh. Naghihingalo. So para ba sinasabi ni Kuya Fry, may tulog? Parang ganun ba, Kuya Fry? Oo, kasi yan magaling talaga yung Alaska para kontrapelo din sila sa Pure Foods. Sabi nga ni Coach Johnny, kinatatakutan daw ang Alaska ngayon ng ibang mga teams. Oo. Magmula nung mapunta kay Coach Alex. Okay, so, Froy, may dagdag ka pa? Opinion o talong? May natalong po. Sige ano po. Tungkol po kayo kay Coach Chot at kay Coach Tab Baldwin. Mm-hmm. Oh, Chot Reyes, Tab Baldwin. O bakit? Kasi pares po mas may fit yung dalawa eh. Tsaka yung mas may fit tsaka yung ano, maantaga sa pagka nagalit na galit. Sino po tayo sa tingin nyo si Alvarez yung mas matindi magalit?
Hindi naman mas matindi mag-handle. Hindi kasi si Tab Baldwin, hindi ko pa nakikitang talaga mag-handle ng team at makita in person kung paano mag-react. Ano? So sa ngayon, sa nakita ko nung Asian Games at saka nung World Championship, nung FIBA Asia rin dito, yung mas may dating si ano, si Coach Chot. Si Coach Chot na. Oo, mas matindi. Pero kaganda. Si Coach Chot kasi dati nasa Jordan ba siya, nakita ko na siyang sumigaw eh. Ah, ganun? Nakakatakot? O, si, ano, si Rahim Wright, siniguran po talaga niya. Oo. Dito, di ba? FIBA Asia yun. Dito ba yun? Oo. So, kaya pinagko-compare na. Diba po yun, siya tayong head coach ng Jordan? Oo. So, ano yung nakita mo? Yung gawa niya, pinag-ilusan niya po yun eh. Yung push pa lang dila si, ano, si Yung Diaw. Ah, yung Powerade. Ah, hindi. Oo, yun po yun. Powerade, oo. Oo, okay. So, nakita mo talaga matindi. Oo, matindi yun. Matindi. Oo nga pala, FIBA Asia dito, nandito na si Tab Baldwin sa atin. Sa atin na pala. Okay. So, ano pa, Roy? Yun lang. Okay na. Oh, yan. May bibili ata. Si Kuya Froy ng Olonga po. Salamat, Kuya Froy. Salamat, ha. Thank you. Okay, good evening. Good evening. Thank you. Oh, mabait na mga caller natin. Oo, oh, sarap. Oh, basa pa. Baano sila lang. Yan? Ha, mga... Basa muna. Hiyam mo na. Sobrang... From Cindy Sebastian, siguro po hindi na. Nalaman niya na po yung mali niya sa nangyari nung nakaraang game nila. Sana din wala nang mambato ng empty bottle water. Lama. Rain or Shine gonna win this game. Go Rain or Shine. Ba, Rain or Shine siya. Kita mo ha, lumalaban ha. Lumalaban ng Rain or Shine. Lumalaban. O, oh, sige. Huwag yan. Nakita ko yan. From Jen General, sabi niya okay lang na maglaro siya ng ganun kung rugged. As long as kaya niya iyakin naman niyang si Belga, sabi ni... Talaga? Iyakin ba si Bo Belga? Sa ano? Sa iyakin siya sa, ano ba tawag dito? Sa pananaw ng mga Hinepra fans. Oh. Okay, sige, isa na lang, Drek, ha? Pwede pa isa. Oh, sige, isa pa. Sa lang. Jerry Yap, sabi niya, konting angas, huwag lang iyabang. Pwede. Iba yung difference. Iba yung angas na yabang. Iba yung angas. Kaya nga diba, angas ng tundo. Oh. Si Paul. Hindi naman mayabang si Paul. Oo, sobrang bait na ni Paul. Oo naman. Pero mas mabait si Bo. Okay. Favorite is. So, okay na. May muna tayo. Ang ating pong... Oy, eto! Sino kumuha? Ladies and gentlemen. Si Haji. Sige, pasok natin ng ating... Fight of the decade! Saan ka? Kampihan na ba? May background music pa kasama. Sino nga ito? Hindi ko inabutan kasi Voltes 5 eh. Oh, si ano yan? Sa Dragon Ball. Si Krillin. Okay. Tapos sa kabila si Majin Buu. Bagay ha. Okay. Sino ang mananalo sa dalawa? Ewan. Galing mo. Safe ka. Safe naman. Safe ko. Makakapunta ka ng practice, Haji. Makakapunta. Sa each team. Okay. So, inabot kami na oras. Maraming salamat ha, sa lahat po ng mga nag-message sa ating pong Facebook. Pero, sasagutin namin kung may time kami. Maya naman. Si Jong, si Jerry, salamat. In the meantime, may... Yes, hi to Glenn Galang. Nagpapabati siya. Kay Joseph and Jonard and... Glenn, sabi niya, thank you. Lagi daw silang nanonood ng PTV. Ay, salamat po. Yun. Tapos, syempre, maraming salamat sa View Blends, Cosmo Culture, Mr. Amistumang ng Amazing Playground, Jay Locera for Hookup Watches, Ready Friend of California Booth, St. Louis Medical Center, Miss Babes of Thermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print the Tour. Kuya Mandy, maraming salamat. Tsaka kay Kabayan, maraming salamat. At matingin ko na daw si Angel Queen de las Alas, anak yata ito ni Kuya Arnold de las Alas, kakagraduate lang daw sa high school kanina. Congratulations. Kay Kuya Joaquin Batak, maraming salamat. Kay Bernard Balikaw, Kenneth Flores, Rod Ramos de Leon, Reggie Ann, salamat sa mama at ate daw niya. Kay Cassie Derilo, tsaka kay Julius Derilo, Julius de Samburon. Si Mama, Papa, I love you, Miss Aiza. And of course, De Los Santos family, dyan po sa Marikina City. Maraming salamat. Dito, ah. Ay, yung security ng Soler. Uy! Nanonood daw pala sa Soler. Atin. Soler! Mga fans natin. Social! Soler Resort. Social, ha? Kilala ako, ha? Pwede. Ay, sabi sa'yo. Hi, Haji. Habing gano'n sa akin.
Ay, my wife, Pinay. Love you, Prince Ian. Sorry kay Mami Base. Maraming salamat kay Mami G, Daddy Dan, at saka kay Mama Lau. Okay. Sports Radio, maraming salamat sa inyo po si Mota. Ang tayo ng kumay ko eh. Meron na tayo. Ako po si Dennis Principe. Thanks, Yolo. At Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sports.